Hello everyone, and happy Sunday to all of you, and welcome again to our daily Bible verse ministry. And today's Bible verse is taken from the book of Hebrews chapter 4, verses 11 up to 13. Let us therefore be diligent to enter that rest, lest anyone fall according to the same example of disobedience. For the word of God is living and powerful, and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit, and of joints and marrow, and is discerner of the thoughts and intents of the heart. And there is no creature hidden from his sight, but all things are naked and open to the eyes of him to whom we must give account. And in Tagalog, kaya't sikapin nating makamtan ang kapahingang iyon at huwag mabigong tulad ng mga hindi sumasampalataya. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang taba, na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Walang nilalang na makakapagtago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa Kanyang paningin. At sa Kanya tayo magsusulit ng ating mga sarili. Once again, brothers and sisters, Happy Sunday to all of you. So let us go out and have fellowship with one another. So let us worship the Lord in spirit and in truth. This Bible verse is reminding us again that we must be all diligent and strive our best to enter the rest that God provided to each one of us. So let us be faithful to the Lord. But being faithful to God, it does not mean that we are lying on the bed of roses. The word of God is sharper than any double-edged sword. It will hurt us. So when we hurt by the word of God, so let us be attentive. Let us accept all our mistakes and our sins. Let us accept the correction that we need to have in our life. That's why we can be able to enter the rest that God provided us. Kaya po, mga kapatid, ang salita ng Diyos ay masakit. Nasasaktan tayo. Pero kung minsan, nasaktan na tayo, ayaw pa nating aminin ang katotohanan. Ayaw nating tanggapin ang kamalian. So napakahalaga po na sinabi sa atin ng Panginoon na magpakumbaba tayo kung tayo po ay nasaktan ng kanyang mga salita. Tanggapin po natin ito at handa tayong magbago at maging tapat. Nang sa ganoon, makapasok tayo sa kapahingang inihandog sa atin ng Panginoon Diyos. Tandaan natin, wala pong nalilihim sa Panginoon. Ating iniisip, laman ng ating puso, laman ng ating mga binabalak, kailanman hindi ito nalilihim sa Panginoon. At ito po ay hahantong sa dating na panahon na paghuhusga sa atin. Kaya po mga kapatid, always reminding us, the Lord is reminding us again that His Word can penetrate our mind and our heart. It is sharper and it will be able to hurt us, but God always give us encouragement and comfort also from His Word. Kaya po mga kapatid, tayo po ay tanggapin lahat ang salita ng Panginoon at kalooban ng Panginoon. Sundin po natin siya. Halina po kayo, magsamba tayo sa araw na ito, ang araw na iniaray sa atin ng Panginoon Diyos. Magandang umaga po sa inyo lahat.